gabi, for today's video, pupunta kami ni Mr. sa dentist. So, habang nabubiyahe, story time muna tayo. Pasensya na mga B, medyo mauga yung video natin today kasi nababiyahe kami and medyo lubak-lubak sa daan. So, ayun na nga mga B. Ever since yung bata pa lang ako, greatest insecurity ko na is itong tip ko. Mula noon hanggang ngayon. By the way, bago natin continue yung story time ko, meron nga pala ako dito daladalang ano. Dito yan. Meron ako dito daladalang dental floss. So mga B, share ko lang sa inyo, sobrang ganda nitong dental floss na to. Hindi lang siya maganda, very affordable pa siya. Ayan. Meron na siyang floss, tapos meron pa siyang pantinga. Tapos ang price nito is nasa 15 pesos lang to 20 pesos. Kapag umu-order pala ako nito mga B, hindi lang isa yung ino-order ko. Nag-stocks talaga ako nitong dental floss na to kasi gamit na gamit to sa amin. Siyempre, mura lang siya. Maramihan na yung u-orderin ko, di ba? Para pang matagalan na. Lalo na kapag ulam namin, karne or isda, ayan, may sumisingit sa mga ngipin-ngipin natin. So, ayun na nga mga B, huwag niyong kalimutan itong i-click or i-add sa yellow basket nyo. So, back to story time tayo mga B. Ayun nga, sabi ko kanina, greatest insecurity ko is yung teeth ko. Kasi, bata pa lang ako, yung ngipin ko, sungki-sungki siya. Kaya sabi ko nun sa sarili ko, kapag magka-work ako, gusto ko mapaayos ko yung teeth ko. So, yun na nga, after a year, nagkaroon na tayo ng work, na regular na tayo sa trabaho. Syempre, that time, hindi pa kalakihan yung sahod natin. Tapos, tumutulong pa tayo sa magulang natin, sa mga gastusin sa bahay. Dahil nga, sabi ko sa isip ko, sa sarili ko na, pag magka-work ako is, gusto ko makapagpa-brace ako and mapaalis ko yung sungki-sungki ko. So, ayun, tipid-tipid muna yung dola mo para mayroon siyang pambayad every month sa dentist para continue yung pag-brace natin. Yun na nga, after nun, natuwid naman siya na wala yung mga sungki-sungki, although hindi ganun ka-perfect, pero okay, masaya na ako dun sa kinalabasan nun kahit ganun. Ngayon, bakit ko pa rin siya greatest insecurity? Kasi yun, tinatawa na ako ni Mr. Ami nagkikwento. Kasi yung ano, mga B, yung unaan ng tit ko, may mga crack siya, kaya nahihiya ako mag-film. Panatitiktok ako, ano, nahihiya ako magpa-cute. Di ba sa mga TikTok, kailangan pa-cute, ganun. Hindi ko siya magawa kasi nahihiya ako mag-smile. Kasi nga, yung unaan naman ng tit ko, crack-crack. Dati, pinapasto ko na to, kaya lang, nahilig akong kumain ng mga matitigas, magkagat-kagat ng matitigas, magkut-kut ng mga buto. Ayun, pinapasta ko siya, umayos naman siya, pero ilang araw lang, krakuli siya. Kaya mga B, kapag mahilig kayong kumain ng matigas, huwag niyong pangkakagat yung unahan ng tit niyo kung ayaw niyong mapudpud yan, katulad sa akin. So, kayo na nga, ngayon, on the way kami sa dentist, buti na lang may card to si Mister, isa ako sa beneficiary niya, kaya libre kami ngayon sa pasta namin. So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo mga B na kung may greatest insecurity kayo, darating din yung time na maayos yun kapag gusto nyo may paraan sa lahat ng bagay. Darating yung time na malalampasan nyo din yung insecurity nyo. So ako kahit insecure ako sa ipin ko dahil gusto ko mag-affiliate, nagpipilm pa rin ako. Kailangan ko kapalan yung mukha ko. Kahit wala sa akin nanonood, kahit walang benta, okay lang. Kasi ito yung gusto kong gawin. Ayoko kasi mag-work kasi ayoko nang meron akong boss, ayoko nang gigising ako ng maaga para pumasok sa trabaho. So, kaya ito yung pinagtutuunan ko ng pansin ngayon, ang pag-film, since marami na naman pagkakakitaan online. Kahit hindi pa ako ganun kumikita ng malaki, at least gusto ko yung ginagawa ko, masaya ako sa ginagawa ko. Diba? So, yun lang guys. Huwag niyong kalimutan mag-add dito sa yellow basket. Thank you for watching. Bye-bye!